Maupay. Good afternoon po. Kumusta na po? Medyo okay na naman. Masyado na naman yung kanyang ubo. Tapos sipon. Tapos mataas yung hiranat. Kaya dinala namin doon. Kailan ho kayo nag-ano? Noong lumabas. Lunes ng hapon kami pumunta. Tapos lumabas kami ng Friday ng hapon. Bali, apat na araw kami doon. Ibig sabihin, lagi siyang ano, pabalik-balik sa hospital? Opo, ganun lang yun siya. Halos buwan-buwan yan dinadala ko doon para ipa-check up. Ganun yung kanyang ano? Condition. Opo. Oh, so ano po ang sabi ng doktor about sa kanya? Pneumonia na naman daw ngayon. Kaya meron daw ganun. Siyang gamot. Ano, yan, ayan po, binili namin. Patingin nga po para ng mga gamot ni baby. Yung ano sa antibiotic niya doon, continuation daw. Ito ay ano? Cipuroxim. Cipuroxim. Tapos, salbutamol, corticosteroid, tapos cetirizine. Ngayon yung mga gamot ni baby. Pag hindi daw naka-inom ng gamot, baka daw lalong lumala yung ubo. Tapos baka na naman bumalik yung hiranat, yung lagnat niya. Kaya kailangan daw, paglabas ng hospital, kailangan may gamot na bilhin ka agad. Opo. Para dire-diretso daw makakainom daw. Kahit nga si Ate Helen, kasi nakaputi ng damit, yung t-shirt niya tsaka yung palda niya puti. Akala niya na nurse na. Natatakot siya sa mga ganun, sa mga nurse. Takot na kaagad. Hi, Daryl. Si Tito po nito eh. Ang pugi-pugi oh. Pero ngayon okay na siya. Wala nang ubo. Opo, hindi na. Buti naman. Ngayon yung kanya iniinom, yung reseta dati na yung vitamins. Kailangan talaga kailangan kasi. Kailangan diretso may ano. Medyo maano yung immune system nila. Opo, mahina. Kaya kailangan daw laging may vitamins. Sa mga bagong viewers natin, kaponis si Baby Daryl Kim po. Meron ho siyang Down syndrome nanay, no? At saka may butas yung puso niya. Kaya medyo hindi siya ganun ka yung lumalaki. Opo, yung hindi lumalaki. Dahil daw yun sa sakit ng kanyang puso, yun daw ang nagiging dahilan na hindi lumalaki. Baby. Oy. Tingin dito, baby, tingin. Oh. Ay, hello, ang pugi-pugi. Ilang ano na ulit to? Ilang taon? Isang taon, tsaka isang taon. Limang buwan na. Maliit nga po siya sa kanyang edad. Hindi, no? Yung laki niya nito, parang tatlong buwan pa lang. Parang tatlong buwan, oo. Ayan, no? Parang tatlong buwan lang siya. Oo. Matanong ko lang po about po sa plano niyong magpunta sa Tacloban. Yun po, pag may pera na po. Para sa kanyang check-up. Didiridiritso na po namin doon para ma-check up na siya. Para kung ano, kasi madalas nga magkasakit. Para, hindi naman ganun, para lumaki na siya kung... Ay, naku. Kaya. Ganun, kaya oh. Yan, Ate Risa. Ay, hirap ng buhay. Palaging nagkasakit, kakasakit eh. Okay lang sana kung kahit mahirap, basta walang may sakit. Opo, yun talaga yung napakahirap pag may sakit. Lalo na pag ganitong maliit, hindi Opo. Naman siya nagsasalita. Hindi niya alam, Opo, hindi, pa hindi natin alam ang nararamdaman. Hindi pa nakakapagsabi kung alin yung masakit sa kanya. So, binigyan ho kayo ng referral? Wala, hindi. Sa, bakit po? Sabi niya, hindi daw siya magbibigay ng referral kasi hindi naman daw siya yung mag-check up ng kanyang puso. Doon na daw kami manghihingi ng referral. Doon na sa mag sa titingin sa kanya. Saan? Dito sa Tacloban na raw. Opo. So, yung sabi nila doon. Oo, pwedeng dumiretso na kayo doon. Opo, diretso na lang daw, sabi niya. Diretso na lang kayo sa Tacloban sa, para
Espesyalista sa, sa puso. Opo. Sabi ng ni Dr. Sambilla yun. Yung lagi ang humahawak sa kanya. So, ganun po pala. Hindi na kailangan ng referral na galing dito. Opo. Yun ang sabi niya. Kasi daw, yung sa puso, hindi naman daw siya yung titingin. Oh. Mag-check up doon na daw. Sana matulungan po natin sa baby Daryl Kim para sa kanyang paggaling din. Mula nung na-vlog ko kayo nung last week, meron akong nakausap sa Messenger. Isang foundation po sila, ang Jaden and Friends. Alam niyo po yun? Hindi ko po, ano po yun? Ano sila, parang grupo sila, foundation na tumutulong sa may mga Down syndrome, may mga ganitong kondisyon, may sakit sa puso na baby. Nag-message po ako sa kanila, nagkaroon ako ng idea about po dito. Salamat po. Na kailangan siya, nag-reply sa akin ang Jaden and Friends, kailangan nila ng 2DA ko ni baby. Tapos, yung ano niya, yung timbang niya, isa-send natin. 6.5 lang. 6.5 lang siya? Sa edad niyang 1 year old yun. Ang 6.5 lang po. 6.5. Nagulat naman ako. Dati nga po, nung June, ano lang, 5.8. 5.8? Opo. Grabe ko yun. Buti ngayon. 6.5 lang si baby. 6.5 na. Oo. Nakumpine siya. So, kukunin ko yung ano, yung info, yung data sa kanya, pati yung buong pangalan, yung edad, tapos yung timbang. Opo. Para isend ko doon, tapos hinihingi nila yung 2DA ko. Yung gagawin ko siguro, magpupunta ko doon sa dito sa Burungan Doctors. Doctors. Magtatanong ako kung meron silang 2DA ko. In-advise nila ako na libre daw yung pamasahe papunta sa Manila para kay baby, para maagapan siya. Opo, salamat naman ni Ginoo. Thank you Lord, salamat Jaden Foundation po. Salamat po sa inyo. Jaden and Friends. Jaden and Friends po. Thank you po. Maraming salamat talaga. Madami silang mga kagaya ni baby. Na mga kagaya niya. Na mga Down syndrome at saka may sakit sa puso. Na inaalagaan. At binibigyan ng gamot. Oo. Kailangan lang natin salamat yung requirements na sinend nila sa akin. So ngayon, dahil wala pang 2DA ko, magpapatudiin ko si baby doon, dito sa Burungan, para ma-send natin yung buong detalye. Punta nga ako mamaya pag uwi ng ano ko. Puntahan ko na doon. So willing kayo na madala siya sa Manila for check-up? Talaga willing ako kasi nahihirapan din ako, hindi man lumalaki. Mahirap. Halos buwan-buwan ko pinachi-check-up din. Nahihirapan din ako. Kalain niyo ka po, one year old and 5 months, 6.5 kilograms lang si baby. 6.5 lang. May ngipin na pala siya. Cute. Tingin ka dyan. Hindi. Thank you. Hindi, sorry. Love-love ba ng baby? Oo, magpapagamot ka, baby. Love-love. Tutulungan ka namin. Opo. Salamat. Jaden and Friends, thank you. Pwede niyo pong i-search dyan sa Facebook. Meron silang page para makita niyo yung mga... Jaden and Friends. Oo, ibibigay ko sa iyo mamaya. Oo, sige, hindi na. Tatalikod na si Tito Pony. Love. Matulungan siya sa kanyang kondisyon. Kim? Daryl. D-A-R-Y-E-L-L. Isa lang. Mm. Yung ibinigay po dati ni Sir Pony po na pera kay Kim Daryl po, ibinili ko po ng mga gamot.
balat niya, tapos yung gatas, at saka yung mga, yung vitamins ni Kim Daryl po, binili ko po. Okay lang po yan, at least nagamit po niya. Opo, yung pang pinagamitan ko po. Para po continue yung kanyang pag inom ng gamot. Opo, sa ngayon, para makapagpa-2DA ko po kayo, meron hong pagmamahal dito na pinapaabot ang ating Tito Bong. Yan si Country Boy. Nagpadala po siya ng 2,000. Idadagdag niyo po ito sa para doon sa 2DA ko na gagawin sa kanya. 1,000. Ito po po. 2,000. Tapos ang ating isang sponsor, taga dito siya, taga Borongan, kababayan natin, Waray-Waray. Shout out po, Edis Photo. Salamat. Ano po ito? 1,485 para makapagpa 2DA ko si baby. 100. Mapunta po kami mamaya doon sa bordo po. Magtatanong po ako. 85. Oh. Maraming salamat po. Ito kay Tito Bong po. Dito po sa kay ano po. Kay Edis Photo. Edis Photo po. Maraming salamat. Salamat po kay Tito Bong. Ay, sana mabigyan natin ng panibagong hope si Baby Daryl. Don't cry, meron tayong pasalubong sa'yo, baby. Ayan. Akin na naginihinong yung sabto na kuan na parang cherbir. Ay, yung baby food. Opo. Gusto niya. Na kuan gadamana, kumakain gadamana. Meron mo tayo dito, Nanay Lisa, pinapabigay ng ating sponsor. Ayan, para kay baby. Mga sweater. Oo, para pag magbibiyahe siya sa Tacloban. Opo. Galing po ito sa ating mabubait na sponsor. Salamat! Mga bago. Salamat! Parang magagamit siya pag magpapacheck up. Opo. Tapos ito para sa'yo. Salamat. Mga damit mo pag magta-travel kayo. Opo. Tapos meron pa dito. Maraming salamat po. Bagong damit nyo. Thank you. May Risa. Tapos meron ho kaming dalang ulam. Bibi, may ulam. Ayan. Ayan. Hindi na siya tumigil sa pag-iyak. Galing kila Sir Art Abisamis, Tita Joyce. Corn beef at saka luncheon loaf. Maraming salamat. May ulam na si Bibi. Baka inaantok siya, Teresa. Kakagising lang. Sarap. Salamat sa sponsor dito. Sarap. Thank ng you sa mga sponsor. Salamat. Oh, you're welcome, baby. Thank you. So, ito po ang medical certificate ni baby. Meron ho siyang pneumonia, bronchial asthma, considered congenital heart disease, probable PSD Down syndrome. So, dalawa yung ano niya. Yung kailangan mo priority sa kanya kapuni yung... Although yung Down syndrome, parang ano na yan eh. Hanggang sa pagtanda, di ba? Hindi na siya nagagamot. Yung sa heart yung kailangan mo pupusan. Yung heart disease niya. So, ayun kapuni. Pag-pray po natin at samahan po natin si Baby Kim Daryl sa kanyang laban. Kagaya niya si Ate Eileen, yung isang nililinga po natin, may sakit din sa puso. Ngayon, nandun na siya sa Manila at ongoing po yung medical check-up, yung mga lab works, lab test sa kanya. Sana lahat magkaroon ng panibagong pag-asa sa kanila. Opo, hindi na. Sige. Pambibi daw yun. Uwi na si Tito Pony. Ayan ka Pony. Maraming salamat po kay Tito Bong. Kay Edis Photo, sa family po ninyo at sa lahat ng ating mga Kaponi family sponsors sa patuloy niyong pagmamahal at support sa mga kababayan po nating may karamdaman. Thank you so much. Malaking tulong po ito para sa kanila. So update mo na lang ako pag meron na tayong 2DA ko. Pag nakapunta na kayo sa ospital. I-priority mo, Ate Risa. Maraming salamat po sa mga sponsor po. Maraming salamat. Kay Sir Pony po. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Pugi. Pag-iyak na naman. Hindi na. Alis na po kami na, ano ni Risa. Maraming salamat.
Maraming salamat. Maraming salamat. Sponsor, thank you.